Right, so guys, what's up? Trishan here. Welcome back to another gaming PC build. So today, magbibuild po tayo ng worth 25,000 budget na gaming PC para po sa aking subscriber na si Sir AJ Dumanhug. Ayan, so bali tatlong beses na nagpapabuild sa akin si Sir. So in this video guys, tama-tama si VIP SCDK nag-sponsor po sa video na to. So in this video, tuturuan ko kayo paano mag-build ng worth 25,000 pesos, saan po tayo bibili ng murang Windows key. So license, legit po yun. Tuturuan ko kayo paano i-build itong gaming PC. This is worth 25,000 pesos. Though hindi po siya step-by-step guide. Yeah, it's a build guide. Kumbaga, bibigyan ko kayo ng tips. For example, yung processor and yung mga RAM, paano i-insert yun. Mga ganun lang. So hindi siya step-by-step guide. And also guys, yung mga parts, bakit namin napili na yon? So para sa akin guys, ito na yung the best worth 25,000 pesos na mabibili nyo. Sa ngayon, sa ngayon kasi mahal pa yung GPU. Okay, so a quick walkthrough muna dito sa parts na napili namin. So this is the Ryzen 5 Pro 34GE. Later, i-explain ko sa inyo bakit ako napili yan. Yung RAM is 16GB. Guys, 16GB for a 25,000. So 32 MHz na frequency. Tapos we have a B450 na motherboard, MSI po yung brand. Cooler is ito. Christian, bakit walang box yung processor? Yung napili kasi namin is MPK. Para siyang tray type pero meron siyang bundle na cooler. So, mas cheaper kasi siya ngayon guys. Tsaka ano, yung may mga box kasi is karamihan walang stock ngayon. So, yun yung napili namin. Nga pala, this is a pro version pala. So, wala talagang box talaga to. Yeah. Yung G lang kasi may box. Ngayon kasi is may E. So that's a pro version. Mali pala ako. Anyway, for the storage, ito lang po yung napili namin. This is the 256GB na M.2 SSD. And power supply, Cooler Master 500W na Elite. And last for the case, ito po yung napili namin. This is the Coolman Ruby. I think bago siya sa market. So nakikita nyo, meron siyang mesh. Tapos meron siyang suicide doors. Ayan. Yes. Wow! Uy! Tiga na. Masag. Tiga na. Set the tempered glass dito sa harap. Hinge pala yung doors na suicide doors ulit. Dust filters on top and cooler white. Kasi sabi ng client ko, Christian, I want white. Kasi I think si Sir AJ iniregalo niya sa girlfriend niya to. Yan. Sana all. Yung nga, meron silang 25,000 na budget. So bago yan guys, ang gagawin muna natin is bibili muna tayo ng Windows key or Windows license dun sa VIP SDK bago natin buuin to. Alright? Alright guys, so nandito na tayo sa page ni VIP SDK. So ito po yung website nila. They're selling po yung mga Windows license. Ayan, Microsoft Windows 10 Pro OEM. So bibili muna tayo bago tayo mag-build. So ngayon kasi meron silang promo. This is a Spring Super Promotion. So meron po silang $21.22. So ito, pagka in-apply nyo tong extra 20% off, 20% lang yan guys. Okay? So sa akin, meron po akong 30% off, which is yun yung code na ituturo ko sa inyo mamaya. Bago yan guys, ang gagawin muna natin is, bago kayo magkaroon ng account dito, if you're a first timer here, you need to log in your Facebook and nakalagin na po sa akin. Then punta lang kayo dito, sign in sa taas, then click nyo lang tong Facebook logo na yan. Then accept nyo lang. Yan, meron ako account kasi dito. Yun yung lagi kong ginagamit. And there you have it. Nakalagi na po ako. Punta lang kayo dun sa back nyo lang yung page na yun. Alright, so yan. Nandito na tayo ulit sa page na to. So buy now na tayo. Okay, so nandito na tayo sa may order confirmation. So now, ano yung code yun, Christian? So type nyo lang dito is XTNC. Okay. So ayan, napapansin nyo, 21.22. So makakasave kayo dito ng 30% off. So promotion code XTNC, apply po natin. Ayan, nakita nyo, naging $14.85 na lang po siya. Magkano na discount nyo? It is $6.37 po yung nasave nyo. So magkano po yan? It's $14. Magkano yung dollar nyo yan? Let's say 50. So that's 742.5 pesos na lang. Okay? So para mag-order, submit nyo lang yun dito. So make sure naka-apply na yung promotion code. Submit yung order.
then paano bumili dito? I'm using Paymaya, GCash, or PayPal. Yung tatlo na lang yun. Okay? So, ito yung pinipili ko. So, pay now. Yan. So, mapupunta po kayo dito. So, nasa sa inyo yan kung anong gagamitin nyo. You can use your credit card, Paymaya, Visa, or MasterCard, or GCash. So, mga nagtatanong, Christian, paano bumili ng Paymaya and GCash? Meron dapat kayong card dito, yung physical card ng Paymaya or GCash. Meron kasing mga number yon para po silang debit card. Okay, itatype nyo po yun dito. Make sure lang na meron pong funds yun. Type nyo lang yung card number, validity, and yung CVV. Then, fill out nyo lang tong billing address na yan. So, ganun lang kasimple. Then, continue na lang po. So, hintayin nyo lang mabawasan yung funds. It's either sa Paymaya nyo or sa GCash kung yun man yung ginamit nyo. So, Christian, saan ko makukuha if confirmed na yung payment? So, pupunta po kayo dito sa taas or user center once you're logged in. So, makita nyo dito yan sa may My Purchase Orders. So, yan. Nakita nyo? Unpaid. May nakita. Kasi nag-order tayo ngayon January 17. Yan po yung unpaid. So, hindi pa siya napaprocess. Okay. Pagka paid na yan, yung status dito and may makikita kayo ditong operation. So, dyan nyo po makikita yung Windows license. Okay. Dyan nyo makikita. So, i-click nyo lang yan. Then, mag-appear na yan. I-copy-paste nyo lang yung license na binili natin dito sa VIP SCDG. Then, yun later na i-activate natin mamaya after ko nang ma-install yung Windows. So, yun guys. That's $14 na lang. 30% off. So, it's a spring super promotion ni VIP SCDG. So, grab nyo na. Sobrang laki ng matitipid nyo dito. Alright? Okay, guys, tapos na tayo bumili dun sa VIP SCDK ng legit na Windows. After nun is magbibuild na po tayo. Later, mag-i-install po tayo ng Windows. After nun, then i-activate din natin. Mag-check natin kung legit ba yung nabili natin sa VIP SCDK. Okay, first step, syempre, gagawin natin, kakalasin muna natin yung case. Yan yung lagi kong ginagawa pagka magbibuild ako. Kalas case, tapos yun, build na kagad. Para sunod-sunod niya. Now, itong Ruby, Coolman Ruby, meron siyang included na 320mm dito sa may harap. This is worth, I think, nasa 2,000, around 2,000 pesos. Cut out a power supply. Tapos guys, okay yung build quality. Ha? Nakakagulat kasi makapal yung, ano, yung metal. Hindi yung siya, you know, nag-flex. Hindi po nag-flex. Okay. For the power connector or I.O. dito sa harap, power button, audio in and out, LED, power indicator, dalawang USB 3.0, I think that's 2.0, reset and LED, and ito. So, LED ito yung sa front, nagko-control ata yan. Okay, so USB 3.0. Alright, dust filters on top. Hindi ko na ano yun to kasi mag-build na kagad ako. Yeah, that's for the case. Here's another tip, guys. Pag nag-build kayo, meron tempered glass. Lagay nyo sa box for the meantime kasi baka mabasag. Nakakailang beses na akong basag yung mga tempered glass. Yung mga budget na case, siguro mga pang tatlo. Doon nyo muna ilagay for the meantime habang nagbibuild tayo. Alright, so yun. Magbibuild tayo, nakita nyo. Naka-scatter na po. In-unbox ko na po siya. Okay. So yun nga. Another tip, labas nyo na lahat sa mga box. Then lapag nyo na na. Yung mesa dapat guys is a non-conductive na surface. Okay. Explain ko lang guys, ito, nakita nyo, yung motherboard na pili natin is supported na po siya ng AMD 3000. Yun po yung gagamitin natin. Ayan, may nakalagay po sa box. Hindi na tuloy mag-a-update ang BIOS dito. Kunin natin yung motherboard. Labas natin yung processor. Ayun nga, bakit natin napili ito? Well, ako talaga pumili ito para kay Sir AJ kasi sa budget kasi na 25,000, I think ito yung pinaka, ano, sa ngayon na perfect na processor. Kasi pag mag-i-Intel kasi ako guys, kailangan ko bumili ng another GPU. So, alam naman natin na yung GPU ngayon is mahal, di ba? So, kaya ito. Meron na po kasi siyang iGPU or built-in graphics or yung integrated graphics processing unit. So, combine po sila ng CPU and GPU. So, meron na po yan guys. Okay, malakas na GPU. So, yun. Pag-insert, hanapin nyo lang yung triangle dito. And make sure na wiggle nyo lang ng konti para ma-secure yung CPU.
lock, and yun. Okay? Sobrang dali lang. Next is yung memory. Now, for the memory, ito yung napili namin. So, this is the T-Create. 16GB, 3200MHz. Dati, nagbibuild ako ng 25,000, yung tumaas yung GPU, I think 8GB lang tinitipid ko yung RAM. Pero ngayon, medyo bumaba po yung price ng RAM ngayon eh. Dati kasi tumaas. So, kaya ginawa ko lang pang 16GB. Eh, Christian, bakit 32MHz? Eh, yung processor mo, support lang, mga nasa 3,000MHz lang ata. Well, kasi, ang mga 3,000MHz ngayon, guys, medyo, ito na kayong laging stock. Konti na lang yung mga 3,000MHz ngayon sa market. So, ito na lang yung pinili namin. Yung isa pang reason, guys, bakit ko napili itong model na to, because, yun nga, si Sir AJ wants a white build. So, yun. Eh, Christian, bakit di ka pumili ng white na motherboard? Hindi po kasi available yung ASRock na Steel Legend sa ngayon. So, kaya yung napili ko. Now, to install yung RAM is, hanapin nyo lang yung layout dito. So, make sure guys na dual channel or dalawang kit yung bibili nyo. Okay? Isang kit pala, so dalawang stick ng RAM. Okay? Dual channel para maganda yung Isang reason din guys, bakit 16GB yung pinili ko, itong processor na pinili natin is kailangan po mataas yung capacity and mataas din yung speed. So, nagbe-benefit po kasi yung processor na yun dun sa RAM. So, lagay na natin. So, yun nga, second and fourth slot, lagay natin. So, madali lang naman magkabit. For the first time, tapat nyo lang yan, yung notch na yan. Okay, ako natapat ko na. Then, pag na properly inserted, lagay nyo ng pressure. First time, lakasan nyo ng pressure. Yan. Mapansin nyo, yung clips dito is isa lang. Dito is wala na. So, most of the motherboards kasi dati meron ng dalawa, yung lock. Ngayon kasi isa lang. Okay, same as the fourth slot. Unlock nyo lang yung clip dito sa gilid. Pressure. That's it. Alright, next is yung storage. So, ito po yung storage. So, this is the team group. 256GB. So, MP33 yung model. Maganda, guys, mag-NVMe na kayo or M.2 because hindi na kayo magkakabit ng kable. Like ito. Yan. Hindi na kayo magkakabit nito kasi wala ng kable to. So, ikakabit nyo na lang to. Make sure yung motherboard nyo meron slot ng M.2. So now, paano ikabit yun is, hanapin nyo lang yung slot dito, kunin yung screw sa motherboard box, ganitong kulit. Nga pala guys, pagka maglalagay kayo ng M.2, kailangan yung dalawang type of screws. Yung isang malaki and isang maliit. Kasi itong malaki, hindi po yan kakasya or hindi po, ayun, napansin nyo, hindi siya pasok. So para lang yun sa malalaking screws. Ito, gumamit kayo ng maliit na ganito para dun sa M.2 screws if magkakabit kayo ng M.2 drive. So, kakabit natin paano magkabit. Yes, sobrang dali lang. Lagay nyo lang, insert nyo lang to a 45 degrees na angle. Yun, nakita nyo, pumasok na siya. Then, meron na siyang screw dito. Sa motherboard, hindi pa nakakabit tong parang standoff. Kabit nyo na lang yan. So, standard naman yung sukat nyan. So, screw nyo lang. And that's it. Alright, so next guys is magkakabit po tayo ng cooler. So, ito lang kasi yung free. Wala yung stock cooler. Ito po yung pangit sa mga MPK. Naka-less ka nga, pero yung cooler na binabundle is hindi ganun kaganda. Dapat stock cooler na lang. Pero yun nga, siguro nakasave ako dito mga around 1,000 plus ata, mga ganun. So anyway, paano magkabit? Pag yung cooler guys, pag ganito yung nakuha nyo, meron na silang clip sa gilid, isasabit nyo na lang dito. So, hindi nyo natatanggalin to. Yung stock cooler kasi ni AMD, tinatanggal to. So, ako ngayon, hindi ko na tinatanggal. So, ngayon, magkakabit tayo ng cooler. Before yon, kailangan nyo nung maglagay ng thermal paste. Okay, bakit ka naglalagay ng thermal paste? Because, yung thermal paste na yun, siya yung nagfi-fill ng mga gap between yung sa processor na to and sa heatsink surface. Okay? Siya yung nag-feel ng gap. May gap kasi yan, guys. Microscope, pagka sinilip nyo yan, merong gap yan. Lagyan tayo. Gano karami, Christian? So, sa ganito, guys, sa ganitong budget, hindi naman ganun kalakas mag-produce ng init yan, is a pea size or yung parang isang, ng kanin, no? Butil ng bigas. Bigas. After nyan, a dot method sa mga budget build, dot method lang ako, hindi na yung X. Pag X method kasi, yun yung sa mga high-end kasi kailangan ng mas makapal yun. Yan. So, kakabit na natin. Make sure, itong kable na to dapat sa taas. Bakit? Kasi nandito yung port niya o yung header para dito sa fan. Yan na. Makakabit na siya. So, ganitong type ng cooler,
kailangan nyo ng konting force dito. Kasi, eto ha, ikasasabit ko yan, tapos ipupush to. Kabit ko muna yung isa. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Push na lang hanggang sa ma-reach yung yun. That's it. Tapos na. Huwag kayo matakot na parang masisira or ganun. Hindi masisira yon. Basta tama lang yung ginagawa nyo. Basta pantay yung sila. Make sure na tama yung ginagawa nyo. After nun, so kabit na natin tong yung fan. Dito sa may header ng motherboard sa taas. Normally, nahanap po yan dito sa may CPU fan. Ayan, kabit na siya. Mamaya, itatalim na lang natin yan. So ngayon, chinek ko yung accessories. Ito yung galing sa case. Wala po siyang ganito, guys. Itong screw na to or adapter na to para ito yung sa standoff kasi yan. So ngayon kasi, bakit ko kailangan yan? Ito, nakukuha ko to sa mga Color Master. Tinatabi ko agad to sa may mga tool ano ko. Kasi kailangan ko to. Bakit ko kailangan to? Ngayon, hindi sila naglalagay. Ngayon, pwede nyong kamayin. Problema kasi hindi maigpit. Papakita ko sa inyo, guys, ha. Ito, napapansin nyo, yung motherboard natin is a Micro ATX. Ngayon, ayan, dalagdagan natin, guys. Kasi, ang nakalagay dito, Micro ATX nga lang tong case na to, nakalagay kasi dito, 6. So, dagdagan natin ng 2. Itong tip, guys, ha, tandaan nyo to, pagka bibili kayo ng ATX na chassis, yun kasi, by default, yung standoff nun nakalagay sa ATX. Eh, nabilin yung motherboard, Micro ATX. So, be careful lang, guys, bago nyo ilagay, make sure na ilipat nyo sa Micro ATX. Kasi, pag dumikit yan sa motherboard, baka ma-short yung anong motherboard nyo masira. So, this is Micro ATX. Lagay tayo, magdadagdag lang tayo kasi yung ano niya, standoff niya is for Micro ATX. Hirap kamayin, guys. Kailangan nyo nga ito. Itong case na to, walang ganun. So, cool man. Baka naman. Maglagay kayo nun. Kasi hirap kamayin yan. Pwede nyo naman i-plais pala. Pwede nyo i-plais. After nun, lagyan na natin itong... Ah, nga pala. Muntik ko lang makalimutan. I.O. shield. Sorry, guys, ah. Tagal ka nang bibuild, eh. Nasanay po kasi ako sa mga high-end na may pre-installed na. So, guys, matalim po to. So, nga pala, tupiin nyo na to. Baka makalimutan kasi minsan sumasabit to sa ano, RJ45 port. Yan. So, make sure na natupiin nyo yun. That's it. Paano na magkabit? Sobrang dali lang tatapat. Yung iba, nakikita nyo, bakit ako nagpupokpok? Yung iba kasi, guys, mahirap siya i-insert sa mga I.O. area or... Ito, walang lock. Kaya ganyan lang siya. Ayun, no? Sakto siya. Yung ibang case kasi, masisikip. So, kailangan talaga pukin. Another tip, bago kayo maglagay ng motherboard, may ibang case kasi sa mga ganitong price range is hindi po sila yung de-screw or natatanggal pag ganun. So, ngayon, para siyang parang naka-soldered or naka... Ayun, no? Ang gagawin nyo is itutulak nyo siya palabas. Since hindi naman ako maglalagay ng GPU, hindi ko muna tatanggalin to. Kasi, pag kinabit nyo to, nakaganyan, yung iba kasing slot na to, patulak pa loob. So, baka tamaan tong capacitor. Ito. So, tanggalin nyo muna yon pag maglalagay kayo ng GPU. Okay, naglalagay na ako, guys. Tatapat nyo lang sa butas. Tapos, dapat lahat ng I.O. is nakalabas or pasok lahat. Walang nakaharang. After nun, kunin mo na yung screws. So, for the screw, guys, or ikakabit nyo na dun sa may motherboard, ngayon, dalawang screw yung available. So, minsan kasi, yung ibang standoff, ito yung kailangan nyo para sa power supply. Ito yung usually kasi ginagamit sa power supply, yung screws na yan. So, ngayon, i-test fit nyo muna. Ito kasi yung usually na ginagamit yan. Ngayon, ite-test fit nyo muna kung ano yung standoff or mag-fit ba siya. So, dito, so hindi, malaki siya. Ayan. Mga Cooler Master case, ganun. yung ginagamit. Ito, so ito. Ito yung kasha. So, yun, test fit nyo muna dun sa standoff. Ngayon, nagkabit na ako ng mga screws. Pag ikakabit nyo, sobrang dali lang naman. So, kung nalaman nyo na yung screw na yun, is yun. Pwede nyo ang screw. So, sa mga first-timer, always do the criss-cross pattern. Dito, 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 dito.
So sa mga screws guys, kahit hindi na kompleto, siguro mga 6 lang kasi hindi naman kayo maglalagay ng GPU. Guys, magkakabit na po ako ng mga header or yung sa front panel or yung sa front I/O. Ngayon, ito, paano nyo makikita to? Ngayon guys, hindi ko na ituturo to step by step. Ang gagawin nyo na lang is hanapin nyo yung manual sa motherboard. Tapos ilolocate nyo po yung layout ng motherboard nyo kung saan nyo mahanap ito. Okay, hindi ko na siya ituturo. We'll skip na lang yung part na yun kasi nasa motherboard manual po yun. Kasi iba-iba po kasi ng motherboard. Ito, sa MSI. Pero yung location niya o yung placement niya dito sa motherboard, halos parehas lang. Yung iba kasi minsan sa gitna, yung isa sa dulo. Yun. So, depende na lang sa motherboard na ano nyo. So, tip, check nyo yung manual. Then, dun yung makikita yung mga sa front I/O nyo. Guys, for the power supply, ito po yung napili namin. Now, Christian, bakit ka pumili ng mga ganyang kulay? Labas yung ano. Problema kasi guys, pag tinaasan namin yung budget sa power supply, mag-i-exceed na kami sa 25,000 budget. So, ngayon, nasa sa inyo na po yun. Kung ayaw ng ketchup and mustard, pili po kayo ng Stealthy or bumili po kayo ng sleeve extension na color white para lang malinis. Ngayon kasi, pag ginawa ko yun, mag-i-exceed na ako sa 25,000 budget. Yun, nasa sa inyo na po yun kung ganun po yung gagawin nyo. Christian, okay lang ba gumamit ng generic power supply? Guys, nasa sa inyo na rin po yun. Na-explain ko na to sa akin sa mga budget builds ko. Pag maglalagay kayo ng, or magbibuild kayo ng mga ganitong budget, pwede naman yun ng generic. Kasi itong unit or gagamit kayo ng APU, hindi naman siya ganun kalakas kumain ng kuryente. Pwede po yun generic power supply. Ngayon, ako kasi ayaw akong mag-take ng risk. Lagi kong nilalagay, lalo na pag client build, is bumibili po ako ng mga branded or yung magandang klase na power supply. So, kaya, ito yung pinili ko. Parang alam nyo yun, guys, walang sakit sa ulo. Alam nyo yun. So, paano magkabit ng power supply yan, nakikita nyo? So, all yung fan is facing downwards. Tapos, slide nyo lang dito. And, tapos, screw. Yung kanina, pinakita ko. So, apat na screw. So, kakabit natin. After nyo may screw, kabit nyo na yung 24-pin. Hanapin nyo lang yung main power connector, kung tawagan yan. Tapos itong 4 plus 4 pin, ayan. So, ire-reroute nyo. Nakita nyo guys, nagre-reroute ako sa dito sa likod. Bakit ko ginagawa yon? Because para mamaya sa cable management, hindi na ako mahirapan. So, ito yung EPS power connector, 4 plus 4 pin sa mga high-end motherboard. Kailangan po ng 4 plus 4 plus 4. Meron namang dalawang 4 plus 4, okay? Sa mga high-end motherboard. So, dito sa build na to, 18, 4 plus 4 pin lang, okay? So, ikakabit lang nyo lang yan. Pagtatabi nyo lang silang dalawa. Then, sa taas. Yun na. Naroute ko sa taas. Alright, there you have it. So, yung ibang cable, guys, pag magkakabit kayo ng GPU, so, merong, yung power supply, meron po siyang 6 plus 2 times 2 pin. So, pwede pa to sa mga RTX 3060. Yan. Tapos, pag magkakabit kayo ng hard drive or SATA na SSD, kabit nyo to. Ito yung gagamitin nyo, SATA power connector. So, ngayon, napansin nyo, yung fan, tatlong fan natin, ayan, kailangan po niya ng Molex 4-pin power connector. So, yun po yung ikakabit natin dito. So, naka-DC chain siya. Kailangan yung guys, naka-insert kasi, alam nyo ba, pagka hindi nyo naka-secure yan or lumuluwag, meron yung iba is dito yung nagkakakos ng fire. Nasusunog po yan yung contact. Para siyang... Nagsispark. Oo, nag-i-spark. So, minsan, yung iba, yung mga piso net dati, karamihan, lalo na pagka generic power supply, yan, dyan nagsisimula yung mga sunog-sunog. So, mamaya, tuturuan ko kayo for the cable management pagka stable na yung system. Okay? So, boot muna natin. So, test natin, guys. Check natin kung nagbo-boot. Di ko kailangan ng monitor kasi may debug LED naman. So, let's see. Power on natin. Switch on yun. Don't forget yung naka-switch on dito sa power supply. 5, 4, 3, 2, 1. Ooh, ganda. Meron na siyang LED na kumukulay. By default, ganyan yung kulay. So, check lang natin to kung iilaw. Yan. Umilaw po yung VGA. Yun, booted. Nakita to? Nag-boot na po siya. So, ibig sabihin, okay na yung system. So, ang gagawin natin ngayon, nakita nyo kanina, bumili po tayo ng legit na Windows kay VIP SCD key. After install ko na to ng Windows,
After nun, i-activate na po natin. Then later, after sa activation, mag-test po tayo or mag-benchmark po tayo ng ilang games dito sa build na to. Alright, so yun guys, nakita nyo, I've already installed yung Windows and yung drivers nito. So yan, nakita nyo, meron po ditong watermark na activate Windows. Go to settings to activate Windows. So yun po yung gagawin natin ngayon. I-activate na po natin yung Windows. Yung kanina, bumili po tayo sa SCD key or VIP SCD key ng legit na Windows. So malalaman natin dito kung legit nga, di ba? So before ko i-activate guys, Christian, bakit di mo tinuro kung paano mag-install ng Windows and so on? Maraming beses ko na kasing ginawa yan dito sa channel ko. So you better watch yung mga previous Windows 10 or Windows 11 na step-by-step guide. So nandun na po yun guys. Hindi ko na po uulitin dito kasi haba yung video. So for this, ang gagawin na lang natin is i-activate po natin Windows yung binili po natin sa VIP SCD key. Okay, type lang natin dito sa my search bar is activate. Yan, activation. Yun, lumalabas na yung activation settings. Okay, so click po natin yun. After that, nandito na po tayo sa may activation settings. Hahanapin lang po natin yung change product key. So yan, nakita nyo guys, Windows 10 Pro. Yun po yung install natin. Windows is not activated. Okay, so gagawin natin, ipipaste po natin dito. Yung change product key. Yan, click nyo lang yan. Then dito po natin ipipaste. So next natin. So check nyo lang yan guys ha. Itong activate Windows na watermark na yan, mawawala po yan once activated na. So activate natin. And there you have it guys. Windows is activated. So we've activated this copy of Windows. Yan. So close natin. So check natin to. Alright, so yan guys, Windows 10 Pro, so activation, so Windows is activated with a digital license. So yan po yung binili natin sa VIP SCD key, yun yung nag-purchase po ako kanina. Guys, this is a legit 100% genuine po to. So yan, makikita nyo, na-activate po natin yung digital license ng Windows na to. So I'll put the link guys, yung mismong code, so you can check na lang yung link doon ni VIP SCD key. So VIP SCD key, thank you for sponsoring this video. Alright, so guys, ayan. So ito na yung build. And patakot lang sa inyo yung mabilisan ng cable management. Ayan, dito po yung sa likod ng case. Rina, meron pang additional na 2.5-inch na ano dito. Drive caddy, hindi kami naglagay ng extra. So storage lang is yung sa NVMe. Cut out for the power supply. The only thing lang hindi ko gusto dito is yung ano niya, fan is hindi po na sisink sa motherboard or hindi po nako-control. Nga pala yung case here. Ayan. So meron din siyang dust filters. Ayan. So, nakita niya. It's like yung sa ano, yung sa Corsair. Knock-off ng ginaya nila yung sa Corsair. So even yung ano sa ang panggalan yung bagong case ngayon is Montec. Ganun din eh, ginaya din eh. Mga gaya-gaya ito mga tayo. Nga pala guys, papataw sa inyo mamaya yung mga tines kong games. Bago yun, bago nyo i-test or bago nyo laruin to, make sure na naka-overclock yung memory or naka-enable yung XMP. Now, ang problema dito is yung motherboard wala pong XMP, hindi po na-on. So, i-manual overclock nyo po. Ayan, mayroon akong visual dyan na pumunta pa ko yung BIOS, tapos in-overclock ko po siya dun sa memory try-it ni MSI. So, switch lang to 2993 ata yun na mega transfer speed or yung speed ng RAM. Okay, so yun na lang gawin nyo. So, okay naman. Pag ako na rin nagkaroon ng problema, hindi stable, babaan nyo lang yung speed hanggang sa maging stable na yung system. Okay, baka may ano, hindi compatible or yung sa RAM po yun. Okay? Ayan, so dagdag FPS kasi yun guys. Right, once na naka-enable po yung XMP profile. So, pag-usapan naman natin guys, yung tines kong mga games dito. So, I run 7 games. That's Apex Legends, CSGO, Cyberpunk 2077, Dota 2, and ano pa ba? F1 2021, Mir 4, and yung PUBG na free na yun. Okay.
So, sa Apex Legends, I got a 20 FPS average na game. Ayan. So, 1080p po yan. That's low settings. Very low po yan. That's Apex Legends. Next is yung CSGO. So, low, ano rin, guys? 1080p. Low settings. Very low po lahat yan. 55 ayan, to 60 FPS. Ayan. Naglalaro po dyan. 55 FPS to 60 average. Alright. CSGO. Nakakapatay naman ako. Okay. So, next is yung Cyberpunk 2077. Yun nga lang, guys. Ito, AAA title to. Mabigat po to. So, nakayanan lang niya is below 20 FPS. Nag-14 pa ata. Nagda-drop frame eh. Dahil so, alam niyo naman natin na sobrang taas ng requirements ng Cyberpunk. So, yan. Kung gusto niyo laruin yan, nako, may hilo lang kayo. No, better get, ano, at least mga 35,000 budget yan. Pwede na yan. Pero eto, hindi kaya. Tapos, next naman is Dota 2. Yes, I got a decent frame rate sa Dota 2. Very low settings din. Around 90 FPS. Ayan. So, papalo siya ng mga around 100 FPS. And expect nyo na pag-clash. Magda-drop frames po yan. So, next naman is F1 2021. So, low settings din. Nakakuha ko ng mga 28 to 30 FPS. Okay, so 1080p, low settings din. Next naman is yung Mir 4. Ito, maraming galaro ito. This is an NFT game. So, hinaram ko yung pamangkin ko, yung account. So, kasi naglalaro siya dito. So, yeah, nakita nyo guys, nagda-drop po siya ng pag nagka-clash or maraming dun sa scene, maraming character na yung mga clan ay naglalabanan. Nagda-drop frames po siya ng nasa 14 frames per second lang. Pero pagka wala, ikaw lang mag-isa or nagki-quest ka, mga around, pumapala siya mga 30, ganyan, 30 frames per second pataas. And yung pinakalas na game na tenas ko dito is yung PUBG. So, I got mga 25 frames per second average, pero nagta-30 siya. That's 1080p then low settings. So, okay naman yung PUBG. Okay nga, dyan lang. Nag-enjoy nga ako dyan sa game na yun, guys. Yun nga lang, hindi siya smooth. Pero, yun, makakapatay ka naman dyan. Konti lang yung tao or kailang is mga nag-stable siya, mga around 30 FPS, mga ganyan. Pero pag may mga smoke, ayan, magka-drop frames po yan. So, yun. That's PUBG. Oh, yun nga pala. This is free-to-play na. Okay na yun, guys. Pwede na for this kind of budget na maglaro kayo. Ito yung itsura niya. Guys, hindi nga na ano to ha. Hindi nasising sa motherboard. So, ganyan lang talaga yung kulay niyan. Para siyang addressable yung sa tatlong fan. Christian, bakit hindi ka nagdagdag ng fan? So, hindi na kailangan. Nakita niyo naman yung thermal kanina. Hindi siya nagre-reach ng 60 degrees Celsius. Diba? So, hindi naman matakaw sa guys, sa kuryente. At hindi siya nagpo-produce ng init. So, nakita niyo naman, around 47 lang ating average. Or, ewan ko lang, pumalo ata ng 50. Rendering, papalo yun. Around 64, 62 yun. Yung tinesting ko. So, hindi nyo kailangan ng dito. Even, siguro, for aesthetics, gusto nyo mag-add ng cooler or additional kayo ng tatlong fans. Ayan, nasa sa inyo na yun kung yun ang gusto nyo. Ako kasi, hindi na kasi yung budget is tight lang for 25,000. So, Christian, question, anong video card or upgrade pad para dito? Or nagkaroon ako ng budget, yung uunahin kong bilhin? Well, probably pagka nagkaroon kayo ng budget, unahin nyo yung video card. Kasi nga, ang target nyo is smooth gameplay, diba? Kung gaming ang habol nyo dito. Kasi, guys, sa ganung frame rate, sa ibang games, mahihilo po kayo. Sa totoo lang. Yung iba, nahihilo ako pag gagawin. Christian, anong model ng video card or magkano yung budget? Siguro, yung Radeon RX 570, GTX 1650. Ay, lalabas nga pala yung RTX pala, 3050. But, guys, malabong magmura yon. So, pwede pa rin dito, 1050 Ti. Yan, 1650 Super. Budgetan nyo mga around 10,000 to 15,000. So yan, nasunod ba yung mga request ng client ko? Yes, definitely. Isa yon is pagka-shine sa 25,000 yung unit. Nag-exceed lang ako ng konti to 26,000.
So, pinilit ko lang siya na Ryzen 5 na 3400G. Dapat Ryzen 3 lang to. Pero pinilit ko na, siguro, additional lang kami ng mga 800, mga ganyan, 900. Yung ibang components lang, hindi white, pero kailangan daw white case. Kasi babae po yung gagamit ito, totoo lang. Yun, so, final thoughts guys. Ako naman yung build. Actually, this is talaga, hindi siya gagamitin for gaming. I don't know kung ano yung gagawin ng girlfriend niya dito. Pero yun, tinest ko naman, nakita naman, it can game. Diba? Pero hindi ko siya pwedeng talagang tawagin na gaming PC. PC build lang kasi lie. Ganun na talaga guys. Yun lang yun yung budget ngayon eh. Or ano eh. Kasi dati, nag-build ako ng 25K. Meron ng ano yun, naka Ryzen 5 2600 tapos naka RX 570 na. Diba? Pero ngayon, wala. Nagmahal yung GPU. So yun. Ito lang yung inabot ng 25,000 budget ngayong 2022. You can reach me on my Facebook page. That's XNC YouTuber. Kung gusto nyo naman itong PC build or budget, 25,000 budget PC build. Ayan. Kung nagtatanong ano pang kaya nito gawin, so light editing, Photoshop, video edit, pwede rin po. Streaming, pwede. Yes, it can stream, pero yung mga light games lang, ha? Hindi kaya ng mga AAA title to. Don't expect na. Baka may tatanong sa inyo na pang streaming to. Yeah. Yun lang guys. End ko na yung video dito. So, ito lang po yung bill ko from my clients. It's worth 25,000 pesos na low-budget gaming PC. Ayan, ganoon ako na, low-budget. Ayan, white PC build pala. So, yeah. So, questions, comment nyo lang dun sa video description. So, there you have it. Ang kapalaw sa action. So, like the video, subscribe. I'll see you on my next video. Shout out to VIP SCDG for sponsoring this video. So, bye guys.